Hey, what's up mga bro? Game 2, semifinal sa pagitan ng Milwaukee Bucks at Miami Heat ang una nating pag-uusapan mga bro. Pero bago tayo magpatuloy dyan mga bro, ay huwag kalimutang i-like itong video at mag-subscribe sa ating channel. Sabay mo na ring i-ring yung notification bell button para ma-update ka sa tuwing maglalabas tayo ng video about sa NBA. So, isang matinding laban ulit ang nangyari sa dalawang teams na to. May mga nagsabing isang controversial game ang nangyari sa huling play ng laro. Nakabawi nga sa pangit na game 1 na laro itong si Giannis Antetokounmpo kung saan umiskor siya ng 29 points, 14 rebounds at 3 assists. Pero hindi pa nga ding naging sapat yun upang matalo itong Heat kanina. Natalo sila sa score na 116-114. Buong first hanggang fourth quarter ay hawak ng Heat yung kalamangan. Grabe yung outside shooting nila kanina. Meron silang total na 17 3 points kumpara sa 7 lang ng Milwaukee Bucks. Tapos 7 players sa Heat ang umiscore ng 10 puntos pataas. Nanguna para sa kanila ay itong si Goran Dragic na umiscore ng 23 points, 5 rebounds at 4 assists. Sumunod sa kanya itong rookie na si Tyler Hero na may 17 points, 5 rebounds at 4 assists. Kumpara nung game 1 kung saan may 40 points etong si Jimmy Butler, ngayong game 1 naman ay nasa 13 points lang yung nagawa niya. Pero dahil sa tulong ng mga teammates niya, lalo na yung bench players nila, eh hindi sila natambakan, kundi sila pa yung nakatambak. Sa fourth quarter ng laro, dito naidikit at nakalamang ang Milwaukee Bucks, pero hindi yan tumagal dahil sa patuloy na mainit na outside shooting ng Heat. Wala akong masabi sa tapang netong rookie na si Tyler Hero na mag-decide na tumira sa 3. Buong buo yung kumpiyansa niya mga bro. Sa last minute ay lamang ng 6 na puntos etong Heat. Pero dahil sa mabilis na response ng Bucks ay unti-unti nilang naidikit yung lamang. Pero usap-usapan yung dalawang crucial na foul dito sa Bucks at Heat. Una, yung 3 points foul kay Chris Middleton. Hindi ko lang alam mga bro ha, hindi ako expert sa mga calls na ganyan. Pero sa tingin nyo ba may foul sa play na yan? Ang hirap eh. So dahil sa foul na yan ay naitabla nila yung score sa 114. May pag-asang mauwi sa overtime yung laro. Pero 4 na segundo na lang yung natitira ay na-foul naman ni Antetokounmpo etong si Jimmy Butler. Ito yung isa pang controversial na tawag sa game na to. Napaka-crucial dahil wala nang natitirang oras nung ma-foul ni Giannis etong si Butler. Kahit isang free throw lang ang maipasok niya, panalo na. Well, yun nga ang nangyari. Naipasok pa ni Jimmy Butler yung dalawang bonus free throw. Mga bro, sobrang crucial ng dalawang foul na yon. Isang nagpatabla at isang nagpanalo ng tawag. Well, sa mga fans ng Milwaukee Bucks at Miami Heat, anong masasabi nyo sa nangyari sa laro kanina mga bro? Well, magkomento lang kayo sa ibaba at pag-uusapan natin yan. So yan lang para sa napakabilis na update natin sa laban ng Milwaukee Bucks at Miami Heat. Huwag kalimutang mag-like at syempre mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat sa panonood mga bro. Peace bro.